Samantala, mga magrarally sa anibersaryo ng martial law hindi hahadlangan ng Malacañang. Si Vic Sumintak sa detalye. Bibigyan ng kalayaan ng Malacañang ang iba't ibang grupo na magsasagawa ng malakihang kilos protesta sa paggunita sa ika-46 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa bansa. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ipatutupad ng pamahalaan ang maximum tolerance sa mga raliyista. Ayon kay Roque, malinaw ang patakaran ni Pangulong Duterte na hindi hinahadlangan ang karapatan ng bawat mamamayan sa malayang pamamahayag ng paniniwala at sa loobin basta hindi lumalawag sa batas. Inihayag ni Roque na handa ang Estado na harapin at supili ng anumang banta ng destabilisasyon o tangkang pagpapatalsik sa gobyerno. Well, you know, maximum tolerance po palagi ang nakasaad sa batas. At yan naman pong sinusunod ni Presidente whether or not there is a law. But more so since there is a law. Wala naman pong makakareklamo kay Presidente na balat sibuyas si Presidente, hinahayaan niya, kinikilala niya importansya ng malayang pananalita. So we will give maximum tolerance to everyone because after all, the President was not the one who declared martial law in September 21 many years ago. Magugunitang ibinulgar mismo ni Pangulong Duterte na batay sa kanyang natanggap na intelligence report na mayroon umanong sabwata ng mga grupong makakaliwat oposisyon para ibagsak ang gobyerno at ang pagsasakatuparan ay sa mismong anibersaryo ng martial law sa September 21. Vic Sumintak, Eagle News, IM 1 with 25.